Pag-usapang pumuli natin ang pagbasa, Isabela, na nauna ng silantangan ng bagyong Ulysses. Narito pumuli si Isabela Governor Rodolfo Albano III. Governor, good morning po. Si Igan to. Opo. Ilang pong bahay sa Isabela ang naapektuhan ng muli na namang paglubog sa baha? Hindi. Ngayon, tumataas yung ilog. Ano? Okay. At hindi naman naapektuhan yung, ano, yung mga kababayan natin. Meron nangyari sa Kabatuan, konti lang naman. Pero yung mga overflow bridges dito sa north, medyo na ano yung dalawa, yung sa Santo Tomas at saka yung sa Santa Maria. Mm-hmm. At ano pong dahilan yun ng... Yun, medyo lumubog. Ano yan? High tide ba? Ano dahilan ng pagtaas ng tubig? Actually, umulan ng ano kagabi, hindi ko alam kung yung ulan doon sa mga tributaries dumami. Mm-hmm. Tapos yung magat medyo puno pa hanggang ngayon eh. Kasi 193 yan, 191 ang critical, 189 siya ngayon eh. Uh-huh. So napapakawala ng tubig na naman yung dam. Pero hindi lang naman yung dam yan kasi 15% lang yung dam. Ano? Apo. Yung mga nasa bundok, yung sa Quirino province, yung mga tributaries sa Cagayan River, yan ang medyo napupuno at nagdadala ng tubig dyan sa main na artery, kumbaga sa Cagayan River mismo. Opo. At kamusta yung mga kababayan mo sa mga nabanggit mong lugar na yan? Okay lang naman sila. At yung mga iba, nakalikas na ang ano. Kasi ngayon, umulan lang na tatlong araw, Igan. Dalawang araw, kinakabahan na lahat ng taon. Oo. O, kamusta yung evacuation center na sinisilip dahil sa health protocols, Governor? Okay lang naman yun, mga evacuation centers. Actually, okay yung pagkain dito. Okay. Yung relief, nababaharin kami sa relief. Tuloy-tuloy pa yung daloy ng ano, pagbibigay ng tulong ating mga kababayan. At ako'y nagpapasalamat na nakakataba ng puso. Ikat. Mm-hmm. Yung GMA7, nung isang araw, nandito lang. Opo. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. At,